And these follow-up operations, according to you earlier, was upon the instruction of who? That was the instruction of Lieutenant Colonel Ibanez with the guidance from Director Pidig, Your Honor, General Domingo. So you know very well that yung nagplano ng follow-up operation ay si Colonel Ibanez. No, Your Honor, the officers who conducted the meeting doon sa second floor, Your Honor. General Domingo, Colonel Olonan, and Lieutenant Colonel Ibanez. Okay. Kasi nakapagtaka, no? Ikaw, police major ka. First question ko earlier was, hindi ka ba nagtaka nung tinanggalan ng posa si Mayo? Sabi mo, sa isip mo, nagtaka ka. Hindi ba? Tama? Yes, Your Honor. And then you were supposed to join si Sergeant Mayo sa follow-up operation sa Pasig until someone called you and told you na hindi ka kasama dyan. Tama? Yes, Your Honor. Okay. So, yung Pasig operations, you're not aware, hindi mo alam anong nangyari doon prior to the implementation of the follow-up operations. Yes, sir. Wala po ko doon. Alam. Okay. There is a photo earlier. But can you please show that photo? Kaya yung Pasig. Kasi dito sa photo na ito, Major, yung inaresto nyo na pinakawalan nyo rin for a supposedly a follow-up operation, eh, ginawa nyo pang arresting officer sa Pasig. Yeah. Di ba? Yeah. First question, di ba? Bakit kailangan ba si Mayo ron? If you have intel reports, according to Colonel Ibanez, may mga ibodega doon, alam nyo kung ano yung intel nyo doon, bakit kailangan nyo pang gamitin si Mayo? Ba't kailangan nyo alisin si Mayo, tanggalan ang posa si Mayo, dalhin sa Pasig, at gawin pa siyang arresting officer? Siya pa yung nagbasa ng Miranda rights ni Juden Francisco. Are you aware of that? Your Honor, ang makakasagot po niyan, sir, yung mga nag-decide ng operation, Your Honor, I'm just merely following instructions. Okay, good answer. And in this case, si Colonel Ibanez ba yan? No, Your Honor, the overall supervisor of the operation, sir, is General Domingo, since the presence of our director was there, Colonel Olonan and Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. Okay, good. General Domingo, pakipaliwanag mo nga sa amin. Kasi kami gulong-gulo eh. Okay? Meron kayong follow-up operation sa Pasig which apparently was upon your orders. Tama po ba yan? Follow-up operation, ha? Yes, Your Honor. Okay. Was that your idea? No, Your Honor. Kaninong idea ho yan? Kaninong idea ho yan? Ano? The suggestion of Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. So si Lieutenant Colonel ang nag-suggest sa inyo? Yes, Your Honor. Naniwala ka naman, General? Unfortunately, Your Honor, it dawned to me actually at that time na hindi talaga yan na yung warehouse sa Pasig ang target na gustong ituro ni Colonel Ibanez. Ang gusto talagang ninyong ituro, Your Honors, yung bodega ni Colonel Gonzales. Okay. Dahil nga tinuro na ni Gonzales si Mayo, nahuli na si Mayo na bata ni Ibanez, siyempre masama ang loob, sir, ni Ibanez. Parang ano, kumbaga parang magkakaroon ng gantihan, ganon. Yes, sir. Tama, kasi yun ang nakikita namin so far, no, sa mga testimonies tsaka sa sinasabi nyo rito sa committee ito. Ngayon, tanungin ko ulit si Colonel Ibanez. Oh, Colonel Ibanez, ikaw naman pala may brilliant idea na gamitin si Mayo. Your Honor, yung idea na yan is galing po sa kanila. Sinong ako kanila? Lang, pakipaliwanag mo. Kay Colonel Lunan, kay General Domingo. Ako lang po ay nautusan during the time na nandun ako. Okay, so ang ibig mong sabihin, yung desisyon na gamitin si Sergeant Mayo sa follow-up operation sa Pasig ay hindi galing sa iyo, kundi galing kay Colonel Olonan at saka kay General Domingo. Hindi po ko kayang idesisyonan kasi, Your Honor, kasi di man ako ang Grand Commander doon. Okay.
Ernel Lonan, was that your brilliant idea? Your Honor, makikita naman sa CCTV, we agreed. Nag-usap-usap kami. Sino yung kami? General Domingo, Colonel Ibanez, Major Salmingo, at andun din si Glenn Gonzalez, Your Honor. The only agreement that was done is Sergeant Mayo, ipipinpoint niya lang yung location sa Pasig. Hindi siya gagamitin arresting officer. Isasama lang si Mayo kasi siya ang nakakaalam kay Judin Francisco. And probably, pag nahuli si Judin Francisco, madidebrief niya si, or TI, si Judin Francisco to pinpoint yung warehouse na sinasabi ni Colonel Ibanez na 700 kilos, Your Honor. Last meeting, sinabi niya yun dito, that Judin Francisco may hawak ng 700 kilos. Nabanggit niya ni Lieutenant Colonel Ibanez last meeting. So, interesado po kami doon, Your Honor, sa follow-up. Ang purpose lang ni Mayo, Your Honor, to pinpoint the location of Judin Francisco. Wala kaming pinag-usapan na siya ang magiging arresting, Your Honor. Nga eh. Doon ba sa pag-pinpoint lang ni Sergeant Mayo doon sa kay Judin Francisco, kailangan ba tanggalan siya ng posas? Your Honor, kinausap ko si Judin Francisco sa loob ng Montero. Tama, si Judin Francisco ang kausap. Sorry, Your Honor, si Mayo kasama si kausap ko si kasama si Major Salmingo, Your Honor, nakapusas po 'yon. Yeah, okay. Ngayon, ginamit siya sa follow-up operation. Wala kang order na tanggalin yung posas ni ano? No, Your Honor. Kanino galing yung order? Nasa loob pa ako, Your Honor, bumaba si Mayo. Hindi ko nakita kung sino yung nagtanggal ng posas, Your Honor. At that time, nung natanggal na, palis na, inassume ko na lang dahil tinurn over sa NCR, sila yung nag-order na tanggalan. Sa NCR? Maring na NCR ang nanggaling yung order ng tanggalin? Yes, Your Honor. Eh sino ba yun? Sino ba yung sa NCR? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta tinurn over namin kay Major Salmingo si Sergeant Mayo. Tiwala kami dahil counterpart namin ang Isuyo NCR, 4A kami. Tiwala kami na makukuha pa yung sinasabi nila sa Pasig, a certain Judin Francisco, ang susi itong si Sergeant Mayo. Ipipinpoint niya and then kakausapin si Judin Francisco that leads to the discovery of this 700 kilos na sinasabi ni Lieutenant Colonel Ibanez, Your Honor. Mr. Chair? Congressman Gomez? Can you find out who was the officer in charge sa SOU NCR? Who is the OIC of SOU NCR? Ako po, Your Honor. Ay. Sir. Ganun. Ah. Kaya Lonan. May I, Mr. State? Go ahead. How long have you been in the service? 23 years, Your Honor, including the academy, 25 years, Your Honor. Okay. Hindi ba pag pinosas, ang may susi nun, yun nagposas. Maliban lang kung may susi yung ibang police officers. Di ba? Yes, Your Honor. Di ba? It's logical. Eh, sino ang nagposas kay Mayo? Maybe, Your Honor, yung first arrest ni Mayo yung nagposas sa bang-bang area. So, it's either the members of Sosongko's team. Yes, Your Honor, probably. Sa bambang pa rin kayo, ano? Well, may I ask Gerald Domingo, what or who was the source of the video splice? It was produced, it was taken by the team of Colonel Portera, Your Honor. From where? From the building adjacent to the crime scene. And what were in the three splices? Kasi splices pa lang yung original eh. He also submitted, sir, the... No. Ano ang nandun sa three splices?
people sir loading suitcases from the crime scene to their personally owned vehicles. And because of that, what was your next action? I immediately informed sir the former GPNP and requested that he will create a high-level special investigation task group. And may I know the reason why you wanted a special investigation task group to investigate the matter? To finally identify, sir, who are the cohorts, who are the members of who are the personnel in PD who are involved in illegal drug trade. Because apparently, sir, initially, we identified those people as seen in the splice videos. Splice video. Yes, sir. And I believe that these three people, initially, tatlo lang yung nakita, apat. Are not the only ones actually involved in this pilfering. Can you identify the three persons that you saw? Susongko, Katarata, and Ribosura. Ribosura. And what unit in the PDEG did they belong to? Susongko belong to SOU4A. While Ribosura and Katarata belong to IFLD. IFLD. Yes, sir. Do you think it is true that Mayo was arrested dun sa sinasabi dun sa report? That 1 o'clock, past 1 o'clock in the afternoon, Your Honor. And at 1 o'clock in the afternoon, nasaan si Mayo? I was informed by the ground commander, Your Honors, at past 1 o'clock that Mayo and Atadero were arrested earlier. They were arrested earlier? Yes, sir. No. What do you mean by that? That would be before 1 o'clock, sir. Maybe if I remember it right, 11:51. Na-aresto si Ney Atadero at saka si Sergeant Mayon. Yes, sir. What is your basis for that? Because in the CCTV footages which we saw later, nandoon na po yung timeline, Your Honors. And aside from that, I checked our communication or by their messages with the ground commander, Colonel Olonan. Nandoon po, sir, yung timeline. At nakita ko po yung na-informahan niya ako na may nahuli ng police pidig. And around 1:21. And the basis of your timeline is what? The video? My Viber chat with the ground commander, sir. Mm-hmm. Did you relate that with the video footage? Kung tama yung mga nasa Viber mo? Ang video footages kasi, sir, na-recover namin after 5 days na eh. Kaya, so what do you mean by that? We only discovered the pilferage. No, we're not talking about the pilferage yet. We're talking about the timelines. I rely on kung saan at anong oras na resto si Sergeant Mayo at saka si Atadero. You said it was 11:51. And your basis was? May with your permission, sir, I will check my record. Yun ang nga ba sinasabi ko eh. My basis was our Viber conversation with Colonel Olonan, sir. Colonel Olonan.
Now, you said that your basis or your timeline is your Viber. Tama? Yes, sir. Now, if we look at the video, October 8 of 2022 at 11:58 a.m., Master Sergeant Mayo parked in front of the Dapal UPD landing. Sabi mo, na-aresto ng 11:51. 11:58, nakikita Sergeant Mayo doon sa video na nagpa-park doon sa WPD landing. My point, Your Honor, I'm sorry, was that Mayo was arrested before 1 o'clock, as I had mentioned earlier. So as to that exact timeline, sir, maybe we can ask the ground commander, sir, for the details. Kaya mo, ikaw mo nang tinatanong ko, pupunta rin ako doon. So, Mayo was arrested before 1 o'clock? Yes, sir. Okay. Ang movement ni Mayo, at pursuant to the video, at 11:58, nakita siya nagpa-park sa WPD landing. Kung titingnan mo yung video. So, hindi pa siya na-aresto nun? I'm sorry, sir. I'm sorry, Your Honor. Kung 11:58 yung sa video, malamang hindi pa nga, sir. Yeah. Oh, at 12:38, umaalis si Mayo boarding his silver SUV. And after boarding, 12:39, umalis siya. At 1:16 p.m., nakikita si Mr. Atadero arriving in front of the WPD landing. So, how can they be arrested before 12 o'clock? I agree, Your Honor. I think I get confused. Ah, confused ka? Yeah. Oh, huh. But I was informed of regarding the arrest at past 1 o'clock, Your Honor. At 1:21, the silver SUV with Montero arrived to Montero SUV arrived together with a white sedan in front of the WPD landing. And at 1:21 also in the video, dumating si Captain Susongko and his team. So how can Captain Susongko arrest Ney Atadero and Sergeant Mayo before the arrival of Captain Susongko? Eh, siya ang arresting officer. Meno? For the information of the Chair, Your Honors, I am not yet privy to that events because I had not yet arrived at the crime. I only arrived at the crime scene at around 4 o'clock, Your Honor. So the ground commander at that time General Domingo. This is the second hearing of this issue, right? Yes, Your Honor. And you know that the first hearing was only suspended and therefore it means there will be a second hearing. Hindi ba dapat nagkahanda ka na ng mga isasagot mo rito? Kasi ikaw ang nandito sa sentro eh. Being the former PDEG head. Dapat pinaghahanda mo na. Kung ako nga, naghahanda ng kwan eh. Pag-re-review eh. Ikaw hindi. Judo, pasensya na, Your Honor, nasobra na siguro sa stress. At naging confused sa yung utak ko, sir. Yeah, sige. I will... di ba sinabi ko sa'yo, mag-relax ka dapat eh. At mag-aral. Yun na po, sir. Nagkahalo-halo na sir ang emotion ko dahil ito na, may panibago na ng mga accusation to si Major Salmingo. Inutusan ko na naman daw na itago yung uniform ni Mayo. Hindi naman niya sinabi na itago. If may look at the records. Parang nag-uumapa po ang damdamin ko, Your Honor. Parang gusto ko nang... Ang nakalagay lang sa record is, with the clearance from General Domingo, and in the presence of all the superior officers mentioned,
Major Salmingo was instructed to retrieve and inspect the personal belongings of Sergeant Mayo. Tama? Yun ang official. So, hindi naman yung itinatago, hindi itago. May I put that into record, Your Honor? That actually, di ko kilala to si Major Salmingo eh. Paano ko siya utusan na iligpit o kunin yung GUA uniform ni Mayo, hindi naman nila crime scene. Yung crime scene po ng 4A yun sila, NCR po sila, Your Honor.